your case, not a paralegal. Gas. Ganda ng ano ngayon ah. Dahil nga ako sa doktor eh. Nagpa-inject ng Prolyan. That's twice a year lang naman yun, every 6 months. Pero the weather is nice. Kaya lang mainit. Ang temperature is 106 Fahrenheit. Gutom na ako. Bili muna ako ng sandwich. Steak sandwich dito. Dito ako sa loob lang restaurant. Kain muna ako bago ako magpagasolina. Ayan ang buhay ng pano. Buhay Amerika. Tapos pumanaw ng husband. Kaya, buti na lang marunong ako mag-drive. I can drive myself. So, gawin ko lahat. Galing ako ng doktor. Punta ng bangko. Ngayon, inabot ng tanghalian. Kaya, kakain muna. And then, saka ako magpagasolina. Mahal na pala yung in-order kong steak sandwich. Dati, $9.99 lang eh. Dati ngayon, $14 na eh. Matagal na akong binapupunta rito. Ito yung in-order ko. Steak sandwich. $14. Kasama na ang tax. Steak sandwich na $14. Dati $9.99 lang. Nandito na ako sa gas station. Gagamitin ko yung aking gift cards. Kaya lang, tatlong beses ako magpabalik-balik kasi $25 lang yung isang card. So, 3 times ako
babalik. Ito ang buhay, Amerika. Gawin mo lahat na mag-isa mo pagka ikaw ay ano, balo. Widow, pag widow na, gawin mo lahat. Wala na ang husband ko. Kaya ako na lang mag-isa ang gumagawa ng ano, yung dapat niyang gawin, ako na ang gumagawa. So, ayun. Magpapagasuling na tayo ngayon. Ang ano, gasolina is 569. Kasi kailangan ano. Ayan. Yung premium ang gagamitin ko, Supreme. Pupunta tayo dyan. Init. Friends, andito na ako sa bahay. Marami akong pinanggalingan. Galing ako sa doktor, punta ng bangko, bumili ng sandwich, kumain, and then nagpagasolina. Yan ang buhay, Amerika. Buhay ng byuda. Gawa ko lahat. So, tumanda na ako rito sa Amerika. Middle 20s lang ako nung dumating ako dito. Kaya, sanay na ako sa ano, buhay, Amerika. Ngayon, nagti-training pa lang ako na ano, to be a widow. Kasi pumanaw na yung husband ko. Kaya yung gawa niya, ginagawa ko na. Kahit magpa, ano, magpa-change oil, ako nang nagpupunta sa dealer. Ito ang buhay ng buhay Amerika, buhay ng byuda, saka buhay ng retired. So, ayan, gagawin mo lahat. Well, hindi ako dependent. Independent. Nakakalabas ako kung kailan ko gusto, kasi I can drive. Pero kung hindi ka marunong mag-drive, aasa ka sa kanila. Kaya nakakapunta ako sa dapat puntahan. Hindi ko na sila na ano, hindi na ako maasa sa kanila na pagasolinahan ng kotse ko, dalhin ako sa doktor. Kaya hindi ako umaasa sa kanila. Pero kung magbabakasyon sila, sumasama ako. Kaya yan ang kwan. Under training ako as a widow. Ano lang eh, 1.5 years na po, ano yung husband ko. So, eto, buhay, ang buhay ng, ano, ng widow, buhay dito sa Amerika, buhay ng retired.
So pinag-aralan ko lahat yung mga ginagawa niya noon. So simula nung ano, nung magkasakit siya. Hatid ko siya sa doktor, daan ng pharmacy, pick-upin ang gamot. Ano ko siya sa dialysis, every other day, dinadala ko siya. So, drop him off, pick him up, ganon ang trabaho ko noon. Ngayon, hindi ko na ginagawa yun kasi pumanaw na siya, nasa heaven na. Kaya, ito ako ngayon. Mahirap, malungkot, pero wala tayong magagawa. Kailangan matuto. So, ipagpapatuloy ko na lang yung aking mga ginagawa habang nagagawa ko pa. So, mga friends, nagsishare lang ako. Pero nagpapasalamat ako sa inyo sa walang sawang panonood ng aking mga video. It's not fancy. Wala akong hindi katulad ng ibang nagbablog na may mga sila may sinofocus ng mga pictures, may mga music. Kanina may music ako kasi nasa loob ako ng kotse. Pero anong magagawa? Kailangan gawin ang dapat nating gawin. So, yan ang buhay ko ngayon. Okay. Until next time, magkita tayo sa aking susunod na video. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay. Bye.